Hello guys, kumusta? At sa aking mga suki na palagi nanonood sa aking mga video, welcome back na naman dito sa aking channel. Sa mga aspiring barbers at gustong-gusto maging barbero, ituturo ko sa inyo kung paano maggupit ng crew cut sa pamamagitan ng video ito. Kaya panoorin nyo muna hanggang dulo. So ngayon ang ginawa ko guys, dahil medyo wavy yung buhok ng aking customer, ay gumamit po na ako ng garden number 4. Dito sa may bandang itaas. Iba-iba kasi yung gupit na crew cut guys. May gumagamit ng guide number 3 or guide number 2 kasi nga magkaiba yung buhok ng customer. May mga buhok ng customer na sobrang kapal at may mga buhok rin ng customer yung bagsak. So yung ginawa ko muna dito guys, lalong-lalo na sa mga suki natin na lagi nanonood, sa mga aspiring barbers dyan, ay number 4 muna yung ginawa ko dito sa may bandang itaas. At kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag mo munang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos na i-upload ko. Susunod kong gagawin guys, gumamit muna ako ng guide na number 2 dito banda para meron tayong susundan dyan palagi. Sunod ko namang gagawin guys ay gumamit ako ng guide na number 1. Dahan-dahan kong hahagurin dito sa may ibaba. Sunod ko naman gagawin guys, gumamit ako ng 0.5 na guide para kunin yung mga natitirang maliliit na buhok yung dito sa pinakababang bahagi. At kapag mag-aahay tayo guys, ang suki natin, ay kailangan natin palitan palagi yung blade ng ating labaha. Medyo masakit kasi kapag mapurol yung blade, kapag nakadiit yun sa ahit, anit ng ating o balat ng ating customer, ay medyo masakit yan at parang may sugat. At hanggat maaari ay lagyan natin ng alcohol para palaging malinis yung ating labaha. May mga balat kasi ng customer na napaka-sensitive.
Kaya bigla na lang itong nagkaroon ng rashes at saka parang allergy kapag mapurol yung blade na ginagamit natin. Palagi nating lalagyan ng alcohol yan. Kalimutan guys na palagi tayong magre-retouch kasi hindi naman perfecto na isang hagod mo lang ng clipper ay magiging malinis na yung paghagod mo. May mga part kasi yan na may natitirang matataas na bahagi or mga dumikit sa balat ng ating customer, so kailangan natin yung kunin. Nagtataka kayo kung bakit mayroong natitira na bangs dyan. Yan ay kukunin din natin yan. Gugupitin lang natin. Kailangan kasi nating pantayin yung harapan niya. Gugupitin natin yan. At kunin yung mga makakapal na bahagi. Tulad na lang ito guys, may bandang kilid ay medyo makapal. Kapag hindi natin yun kukunin ay lalong pangit yung ano niya, harapan. So ganun din yung paggugupit natin guys, medyo
parang hatakin natin yung suklay pataas at gugupitin natin yung makukuha ng ating suklay. Ganun din ito sa kabila, guys, mga suki natin. Isa kasi ito sa mahirap na gupit itong cook at kapag ganitong klaseng buhok ng ating customer, medyo kulot yung bangs niya. So, kailangan natin yun i-level talaga. Tulad na lang itong sa gilid, parang medyo makapal yan na ikukunin natin yan yung matataas na bahagi. Kapag makapal pa yung dito sa may gitna, ay kailangan din natin yan na i-thinning slash natin yan. Kukunin natin yan ng konti. So, ito lang guys. At ang pag-thinning slash natin dyan, or thinning scissor, yung ginamit ko dyan, ay huwag natin pasobraan para hindi yan magiging or mauka dyan. Kapag mayroong medyo matataas pa dyan na bahagi, yung maliliit na buhok, ay kailangan din natin yung i-blangkita or i-finishing touch natin ng gunting para mas madaling makuha. Nakakatulong kasi yung pag-finishing natin ng gunting para mas madaling makuha yung matataas na bahagi. Mas makapal pa dito sa may bandang likuran niya, kaya ginapit ko ulit para magmukhang pantay lahat. Kasi ang hirap nito, yung sa likod ng aking customer ay parang lubak-lubak yung kanyang ulo, kaya medyo mahirap yan. Challenge yan sa ating mga barbero. So kailangan nating ipantay yung dito sa harapan niya. Ang tawag kasi yan ng karamihan ay devil cut. So nakadepende pa rin yan sa customer, guys. May mga customer rin kasi na ayaw nilang ipantay yung kanilang harapan. Oh,
mga suki. Guys, sana ay nagustuhan nyo ang ating gupit. At kapag hindi nyo nagustuhan, ay mag-comment na rin kayo dyan. Hanggang dito na lang at maraming salamat po sa inyong panonood.